Hello, isang mapagpalang umaga po. Sumayin niya naman ang kapayapaan ng ating Panginoon. Medyo mayroon pa tayong ubo, uso po ngayon. Ubo. Tsaka mabuti na lang wala ng sipon. At malamig nga po. Marami kang mapapansin na umuubo-ubo ngayon sa paligid. Kaya sa ilang bahagi ng dito sa may Metro Manila ay nag-ano po sila ng pag-face mask ulit. Anyway, kusang loob na akusa na lang siguro ng tao yun kapag siya ay may ubo at sipon, ay kailangan niya mag-face mask. At saka syempre, kung ikaw ay kahit walang ubo o sipon, pag may face mask ka, medyo less yung danger mo na mahawa. At makahawa man kung ikaw ay merong ubo at sipon. Ayan, so gusto ko pong magbahagi sa inyo ng isang napakalagang issue patungkol sa pananampalatayang Kristiyano. Ito po ay patungkol sa kaligtasan. Opo, kaligtasan. So, pagdating po sa kaligtasan, kahit yung mga Christians, ay magkakaiba-iba halos. Mayroong nawawala, mayroong secure. So, tingnan po natin ang Bible, no? Kung anong sinasabi ng Bible, ano po. Kasi po, bakit ko naisipang i-share ito? Dahil lalo na po sa panahon po natin ngayon na mapapansin mo kapag ka-active ka sa social media, yung mga lumalabas niyan sa wall mo ay talagang yung iba ay talagang sunod-sunod halos yung kanilang mga page para ipalaganap ang kanilang pananampalataya. Hindi po yun Christian faith, ha? Po, hindi po biblical faith yung kanila. Kasi sa ibang pananampalataya po sila. Ayan, so, at makikita po natin dito ngayon sa ating pag-uusapan na kaibahan ng Christianity. Opo, so napaka-unique po ng Christianity. Sana po, pabigyan niyo po ako, maiksi lamang po ito. Oh, good morning, Lisel, kamusta? I hope kilala mo pa ako, no? Kilala kita eh. So, saglit lang po, medyo mainit dito sa pwesto ko. Kailangan natin mag-electric fan. Pantanin ko muna electric fan. Ayan. May viewers na po tayo, dalawa. Nandito po tayo sa maliit nating pwesto. May kunti tayong bookshelves dito. Okay, so isang mahalagang topic po talaga yung kaligtasan, ano po, kaligtasan ng kaluluwa ng tao. Mahalaga po ito. Lalo na po sa panahon natin ngayon na kung saan ay mas lalong ramdam yung nalalapit na pagparito ng ating Panginoon ayon sa laysay na po ng Biblia o sa prophecy ng Biblia na kung saan ay laganap ang kasamaan, laganap ang mga trahedya na nangyayari, paglalaban-laban. Good morning po, Ate Lorna. Opo, at marami pa pong indicators kung bakit nasasabi po natin na ang pagbabalik ng Panginoon ay nalalapit na po. Ayan, so kasama na po dito yung mga pestilences na mga sakit na minsan ay nagugulat na lang ang isang katauhan na mayroong dineclare na bagong sakit, ano po. Okay, so ang kaligtasan po natin ay hindi nakabase sa relihiyon. First of all, only Jesus saves, not religion. Bakit po hindi religion ang magsisave sa tao? Unlike those who are talagang pinopromote po nila yung religion nila na kapag ka umanib ka raw sa kanila, pumasok ka sa kanila, ay tiyak ang kaligtasan mo. Meron namang sa kanila daw yung tiyak ng kaligayahan, yan, kung pasok daw sa kaligayahan. Alam niyo po, hindi mo pa talaga makita yan sa Bible na may particular na religion o grupo ang nagligtas sa sangkatauhan. Ang tanging nagligtas sa sangkatauhan ay si Jesus lamang po. Obvious na obvious po yun. Kapag sinabi ng mga tao na kapag kaumanig ka sa kanila, ay antimano, wag na po nating i-entertain yun. Wag na po nating patulan po yun. Kasi antimano,
nagpapakita na po sila ng bias or hindi totoong claim. Kasi po, si Jesus lang po ang naipako sa krus eh. Ngayon, hindi siya napako para sa isang relihiyon o partikular na grupo ng tao. Yung iba naman, ginawa nilang official na name yung pangalan ng relihiyon kung muna babasa sa Bible, ayun na raw po ang tama. Alam niyo po, madali naman pong kumuha dyan ng mga ng pangalan sa Bible para lumabas na parang ano ka, totoo ka. Pero kapag ka sinabi mo na ikaw na yung nagliligtas at hindi na si Jesus, eh mag-isip-isip po tayo pag ganyan. Opo. Si Jesus lang po talaga ang nagtubos ng ating kasalanan. Okay, so huwag tayong maniwala sa ganyang mga tinuturo ng tao kapag ka sumama ka sa kanila. Anyway, kung ang religion mo o sinasamahan mo pong sikta o organisasyon man yan, ang tinuturo ko nila ay si Jesus din po ang Savior, well, pwede po nating sabihin na okay dyan, pwede kang lumago dyan o pwede kang sumama po dyan, manatili dyan. Pero kung sabihin po ninyo, halimbawa, nung naroon ka na, dahil alam mo nga na yon ang tinuturo ni Jesus, ng Bible na si Jesus ang Savior, tapos nung nandoon ka na, sasabihin mo na pumasok ka dito kasi ang relihiyon namin ang nagsisave, eh wag po tayong ganyan. Palagi po nating panatilihin yung biblical truth na si Jesus talaga yung Savior, hindi yung religion na kinaaniban mo. Opo. So pagdating kasi sa claim ng religion, ay pwedeng relative po yan, depende. Kung ang religion mo po ay ang tinuturo ay biblical, then pwede na rin masabi yan na church yan ni Jesus o religion yan na tama. Opo. Any name na kahit anong name yan, na halimbawa ang name ng grupo mo ay coming from ano, Cavite, halimbawa, o isang bayan sa Cavite, tapos sabihin mo na Cavite Christian Fellowship, there's nothing wrong about that. Kasi fellowship naman yan ng mga Christian eh. And ngayon tatanungin, nasa Bible po yan? Nandun sa Bible yung Christian, di po ba? So, tinitingnan po natin ang totoong relihiyon o sikta ayon sa itinuturo niya. Ngayon, kung ang religion mo ay tinuturo, ay yung religion mo ang magsisave, hindi totoo yan. Dahil ang Bible ay hindi po ganun ang tinuturo. Only Jesus saves. Saan po natin makikita yung only Jesus saves? Nakita po natin yan sa John chapter 3, verse 16. Very popular. For God so loved the world that He gave His only Son, and whosoever believe in Him shall not perish or will not perish but have an everlasting life. Si Jesus po ang may sabi noon mismo sa mga bibig ni Jesus. Tapos John chapter 6 or 14 verse 6, I am the way, the truth, and the life. No one can comes to the Father except through me. Only Jesus saves. Ayan, tandaan po natin yan. Tapos sabi ng iba, paano naman yun? Yung iba naman, good works para makasiguro daw ng salvation. Actually, hindi naman po ganun din ang turo sa Bible. Ang turo sa Bible is, pag binasa mo yung Ephesians chapter 2, ay hindi po talaga by religion or by works. Malinaw na malinaw po sinasabi dito, for it is by grace you have been saved through faith. And this is not from yourselves. It is the gift of God, not by works, so that no one can boast. Not by works. It is a gift of God. Yung salvation po natin ay libre. Gift. Sabi na, it is a gift. May gift po ba na binabayaran? Mayroong nagbayad sa gift. Sino po ang nagbayad sa gift? Si Jesus. Nung ibinigay niya sa tao, yun ay libre. Pero siya na muna ang nagbayad. Paid in full. Complete. Perfect gift. Perfect sacrifice. Para sabihin mo na hindi pa sapat yun. Opo.
Bakit secure ang salvation ng tao? Kasi po, gawa po yun ng Diyos. Hindi po gawa ng tao. Hindi po gawa ng relihiyon. Hindi po gawa mo. Hindi ko gawa. Hindi imbento. Kundi gawa ni Jesus mismo. So, paano po natin sabihin na kulang yun? Paano po natin sabihin na hindi pa enough yun? Hindi pa kompleto yun? Lalabas po na kapag ka hindi pa tayo satisfied doon sa ginawa ni Jesus, eh, lalabas na hindi tayo mananampalataya ni Jesus. Mananampalataya tayo ng sarili natin kasi kaya pa nating isave ang ating mga sarili. Nobody could save himself. Opo, malinaw po dito. For it is by grace you have been saved. Saved. Past tense. Ang kinakausap po dito ni Jesus ay mga taga-Ephesians ng mga Christian na dati ay hindi din sila saved. So, at present, nung binabasa po nila itong mga sulat na ito, sila ay buhay. Buhay pa po sila. Kasi recipient sila ng sulat ni San Pablo. Eh, ni-remind sila ni Paul na you have been saved through faith. Naligtas kayo dahil sa pananampalataya. O dahil dati kasi hindi naman kayo mananampalataya, nandun kayo sa kapangyarihan ng kaaway, sabi sa ang context ng chapter 2 verse 1 up to 10. Pinapakita po diyan yung biyaya talaga ng Diyos, binuhay kayo ng Diyos, sabi doon ni Jesus, kasi patay kayo sa inyong mga kasalanan, and it is by grace you have been saved. Ibig pong sabihin dito ay maaring malaman po ng tao habang siya ay umiiral pa o nabubuhay pa na mayroon na pala siyang kaligtasan. In what sense? Dahil po, ginawa na po ni Jesus yon sa cross. All we have to do is believe. Sabi sa Acts chapter 16, ano ang gagawin ko? Sabi ng jailer sa kay Pablo at kay Silas. Sabi niya, believe in Jesus. You and your family will be saved. Sabi doon. Binasa pa natin yun. O, basahin na nga natin para, no? Sabi doon. Isang tagpo yun kung saan ay pinapakita na talaga ang kaligtasan ay kay Jesus. O, ito po. Sabi mo dito. They replied, believe in the Lord Jesus and you will be saved, you and your household. Yung response ni St. Paul kay yung jailer na kung saan gusto na sana sa magpangamatay. So sabi niya, nandito, sabi ni Pablo, nandito kami, huwag kang magpangamatay. Sabi niya, ano gagawin ko para masave? Sabi niya, manalig ka kay Jesus. Ikaw at ang iyong sambayan ay maliligtas. So, ganun ka simple sana, pero hindi matanggap ng tao kasi gusto niyang isave pa rin ang sarili niya. Opo, sabi din po sa Acts chapter 4 verse 12, there is no other name para masave ang tao kung hindi pangalan ni Jesus. So, burado po talaga yung sinasabi na umanib ka, pumasok ka sa kanila. Opo. Hindi po tama yung turo na yan. Hindi biblical. Okay, so si Jesus lang po ang magsisave sa atin. At hindi din po ang ating mga mabuting gawa. Paano yan ngayon, Brad? Dahil ako ay nakagawa pa ng kasalanan, nanalig naman ako kay Jesus. Alam niyo po, lahat ng tao ay pinaglalabanan yung kasalanan na nagagawa. Wala naman po pwede mag-claim na wala siyang kasalanan. Ngayon, kung ang iniisip po natin dahil sa kasalanan na ating nagawa, hindi po tayo nasisave. Hindi po tayo save. Kahapon save tayo, ngayon hindi. Eh bakit na ba patuloy po natin ginagawa yon? Yung paggawa ng kasalanan na alam naman po natin na hindi yung kalooban ng Diyos. Ganun pa man, hindi pa rin ang gawa natin ang magsisave sa atin, kundi yung ginawa ni Jesus. Kaya nga, by grace eh. By grace. Ano naman po yung mga talata sa James na nagsasabi na ang pananampalataya ang walang gawa ay patay? Ano po yung konteksto ng buong book of James ay nagpapakita po yun ng
authenticity ng faith natin sa Diyos. Na kung totoong ikaw ay sumampalataya, hindi po dapat ikaw ay pabaya. Kung totoong ikaw ay sumampalataya sa Diyos, dapat po nakikita sa iyong buhay, sinasabuhay po. Ay kasi madali naman pong i-claim yung ako ay may pananampalataya eh. Subukan nyo pong magtanong dyan sa mga tao na kahit gumugulong na sa kabisyo at kalasingan. Pag tinanong mo po yan, may Diyos. May pananampalataya sa Diyos. Pero hindi po yung ganun kadali eh. Sa totoo lang po, kapag ka ikaw na ay nanampalataya kay Jesus, nandun po yung may mga sacrifices, may mga discomfort talaga na mangyayari. Yung iyong mga dating nakasanayan na mga masasamang gawa, kasalanan sa mata ng Diyos, nung nakakilala kay Jesus, ay iyon na po yung pinaglalabanan. Dahil alam mo nang iyon ay mali, ngayon gusto mo nang alisin doon ang sarili mo. Ay syempre sa sarili po nating kakayanan, hindi po natin kakayanin yan. Ano po ang nangyari nung nanampalataya tayo sa Diyos? Pinagkalooban niya po tayo ng Santong Espiritu. Yung banal na Espiritu po ang siyang kumikilo sa atin, nagpapaunawa sa atin ng kung ano ang tama at mali, kung ano ang kalooban ng Diyos. Ganun pa man, bilang isang taong malaya, malayang mamili, wala pa rin supresyon na nangyari. Kung di, mayroon pa rin tayong pagpili. Kaya walang pwedeng mag-claim na isang mananampalataya, gaano man siya katagal, gaano man siya kalago, na siya ay perfecto. Mayroon pa rin battle yan. Mayroon pa rin labanan yan dahil nasa laman pa po tayo. Nakatira po tayo sa laman. Ayun, so it is only by grace ang masave ang tao. Hindi by religion or by works. Opo, manina po yung sa Bible na sasabi. Ngayon, maraming nagtuturo na talagang kailangan may ganito, may ganyan. Hindi po. Huwag na nating i-confuse ating mga sarili. I-burden ang ating mga sarili ng kung ano-ano. Ginawa na po yung pagtubos sa atin ni Jesus. Sabi nga sa Book of Hebrews, it is once and for all. Isang basis lang at para sa lahat. Ayan, so, kompleto, perfecto, ganap yung ginawa ni Jesus na sacrifice para tayo po ay tubusin sa ating mga kasalanan. Good morning po, ingat po tayo. Sana nakatulong po ito sa atin. Kung mayroon pong katanungan ay malaya po kayong magtanong dito sa ating live o di kaya PM niyo po ako. Okay, so sana makatulong po ito. Ito pa yung kaibigan, Padayon Amigo. Totoo ko pong pangalan eh ilang beses ko na sinabi sa inyo. Pwede niyo naman ako i-text. Screen name ko lang po yan kasi maganda po yung Padayon. Ibig sabihin po doon, hindi tayo natigil. Minsan, palikuliko ang buhay. Minsan, palubak-lubak. Minsan, mapabagal. Pero Padayon lang. Ang amigo naman ay friend. So, God bless po sa ating lahat. Ingat po tayo.